mga Kaitlog, isang magandang hapon po sa atin lahat. At welcome pa ulit sa YouTube channel ko, mga Kaitlog. Maraming salamat po sa suporta. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo lahat, lalo na po yung mga sumusuporta sa akin na mga OFW. Yan, maraming salamat po sa suporta. Sana po ay nasa mabuting kalagayan din po kayo dyan. So ngayong hapon, mga Kaitlog, sana po ay samahan niyo po ako para may share ko na po sa inyo yung pangalawang breeding pin na ginawa ko. Yang nakikita nyo sa likod. Samahan nyo ako, mga Kaitlog, kasi gusto ko ipaalam sa inyo kung ano yung sukat at kung magkano po yung ginastos ko dito sa dalawang breeding pin na ginawa ko. Samahan nyo ako, mga Kaitlog. Salamat po. Ayan, mga Kaitlog. So, andito tayo ngayon, mga Kaitlog, sa backyard ko, dito sa tinatrabahoan ko. At magpapasalamat muna ako sa mga sa hippie ko, sa chip ko, at sa mga kasama ko sa trabaho, sapagkat pinayagan ako na gumawa dito ng maliit na backyard dito sa tinatrabahoan ko. Yan, maraming salamat po sa mga katrabaho ko at sa hippie ko, especially sa hippie ko. Yan. Andito na naman tayo para ipakita ko sa inyo yung ginawa ko na pangalawang breeding pin. Yan, yung ito. Ito, mga Kaitlog, ito yung una kong ginawa. Yan, napasilip ko na sa inyo yan, mga Kaitlog. Ito naman, ipapasilip ko to sa inyo. Kung mapapansin nyo, ito, maliit yung pintuan. Dito sa pangalawa, mga Kaitlog, ginawa ko na ng malaki. Kasi dito, medyo nahihirapan ako pumasok. Kailangan ko pa yumuko para makapasok. So, dito sa pangalawa, ang ginawa ko ito, mga Kaitlog, ginawa ko ng buo yung pintuan. Yan. So, ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginawa ko. May goma, yung una kong ginawa, ganun din dito sa pangalawa, para kung sakali na magbubukas at nakalimutan mag-lock, babalik siya. Yan. So may goma din yan, mga Kaitlog. So unahin natin dito sa labas. Yung sukat nito, mga Kaitlog, ganun pa rin, 6 feet by 4 feet yung sukat niya. 6 feet dito sa unahan. Yan, dito itong dalawang poste na to, 6 feet. Tapos doon sa pinakalikod, yan, 5 feet, ayan, 5 feet yan, mga Kaitlog, para slanting yung bubong. Tapos dito naman, yung breast dito, yung square niya, 4 feet. Ayan, mga Kaitlog, simple lang, mga Kaitlog, pero malaking bagay to para doon sa mga gagawin nating breeding o isasalang natin na manok. So ulitin ko po, 6 feet dito yung dalawang poste sa harapan. Doon sa loob, 5 feet. Yan. Tapos dito naman, yung pagka-square nito doon. Tapos dito, 4 feet. Dito sa loob, yan. Kung mapapansin nyo, mga Kaitlog, naglagay ako ng yero. Kasi nga, isang order ko lang itong kawayan na to. 450 pieces. So, ito lang talaga ang makakaya niya. Yan, ito lang. Sa harapan, tas gilid. Pero yung gilid niya, medyo tinapos pa rin. Tapos dito sa gilid, nabuo naman. Yung sa likod, mga Kaitlog, yun, ginawa ko na ng yero para hindi na ako bumili ng kawayan. Medyo kinapos na tayo ng budget. So, meron naman yero dito na luma. Sa akin dito, mga Kaitlog, yung yero na to. So, nilagay ko na dyan. So, dito sa bubong, mga Kaitlog, meron tayong breast dito na kukulambir. Tapos nilagyan ko ng pang-support na kawayan. Tapos ito, yan, nilagyan ko rin ito, yung mga lumang ganito dito sa tinatrabahoan ko. Yan, pinagpatong-patong ko lang para pag nag-breed tayo ng manok, medyo hindi mainit dito sa breeding area na breeding pin nila. Tapos dito, mga Kaitlog, ganun pa rin. Kung ano yung ginawa ko dun sa una, yan, ipapasilip ko sa inyo mamaya, mga Kaitlog, yung pumpkin sweater ko, tapos yung black knight perubian ko. Kung ano yung ginawa ko sa una, mga Kaitlog, ganun din ang ginawa ko dito sa pangalawa. Naglagay ako ng tuntunan, tapos kung mapapansin nyo, may brace. Kasi dito yung pisto ng itlogan ng manok. Yan. So, matibay rin yan, mga Kaitlog. Oh. So, mura lang ito, mga Kaitlog. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ipapasilip ko muna sa inyo, mga Kaitlog, yung nakasalang ko na noong October 25, yung pumpkin sweater natin, tapos yung black knight perubian natin na big breed na black skin. Sa bubong, ganito rin. Parehas yung dalawa na yan. Nakatrapal. Tapos nag-overlap tayo.
dito tayo medyo nahirapan mga kaitlog kasi hindi ko to na estimate yung overlap dito sa may bandang gilid na to. Nagtamaan sila ng overlap dito sa unang breeding natin, breeding pin natin. So nahirapan kami pumasok dito sa area na to. Yan. Pero mabuti naman medyo na nakalabel naman siya ng konti. Pero medyo kanyan mga kaitlog, medyo tabingi. Dito sa liya sa gilid din, naka-overlap din 'yan pati rin sa likod. Yan dito sa loob mga kaitlog, dito sa loob pa na 'to. Mababa pa 'yan ng pakatambak ko, so dadagdagan ko pa 'yan tapos lalagyan ko pa 'yan ng kusot yung mga nakiskis na kahoy sa paghawa ng pinto. So lalagyan ko pa 'yan para malinis naman tingnan pag nagsalang tayo dito ng Tasmanian Devil tapos yung Calpara Peruvia natin. Yan. So dito sa pangalawa na ginawa ko na breeding pin, ang libre lang sa akin dito is yung hero tapos itong bubong. So yung cucumber, yung pangalawang pagkakataon natin na gumawa ng breeding pin, yung cucumber binili ko na yan kasi naubusan ako ng cucumber sa bahay. So yun, bumili ako mga kaitlog kaya medyo nagtipid tayo. Hindi na tayo na bumili ng pangalawang order na kawayan na 50 pieces. Naglagay na tayo ng hero sa gilid. Ito mga kaitlog, sinadya ko talaga to. Itong hero na to. Kasi pag naglagay ulit, naglagay ako ng tandang dito mga kaitlog, hindi sila magkita ng tandang dito sa kabila. So alam nyo na kung anong mangyayari pag nagkita sila o nag-eye contact sila. Yan, nakabisag ra din yan mga kaitlog, tatlo. Tapos yung guma, para yung purpose ito mga kaitlog, para pag binuksan mo, babalik. Yan. So medyo may kalakihan lang yung pinto mga kaitlog. Ingat-ingat lang siguro sa pagpapakain. Kasi pag bukas natin ng kwan, medyo baka lumabas. Pero mas maganda na rin siguro ito kaitlog kasi makapasok tayo ng madali. Yan mga kaitlog, gusto ko ipasilip sa inyo yung naisalang ko na Black Knight Peruvian, solid black skin, big breed, tapos yung pumpkin sweater. So naisalang ko ito mga kaitlog noong October 25. Kaya abang-abang kayo mga kaitlog kasi pag nakaparami tayo nito, bilang pagpapasalamat sa suporta sa aking munting channel, magbibigay ulit ako sa inyo ng manok. Yan, pumpkin sweater, may itlog na rin yan mga kaitlog, ando sa itlogan niya. Hindi ko babanggitin kung ilan na yung itlog niya kasi gumawa din ako ng update nito dito sa mag-asawa na to. Yan. Ito yung Black Knight Peruvian, solid black skin, big breed. Tapos yung pumpkin sweater. Yan. Kali mga kaitlog, ito na yung gastos natin dito. Dito sa unang breeding pin na ginawa ko, ang nakalibre sa akin dito yung kahoy tapos yung bubong. Pero yung kawayan na yan, nabili ko dalawang order, 450. So naghahalaga na siya ng 900. Yan mga kaitlog. Kung bibiling ko pa tong kahoy na to, siguro aabot siguro ng 1.5 to 1.6 kasama na tong bubong. Yan ang magagastos nyo mga kaitlog sa ganitong sukat na breeding pin. Ganon din dito sa pangalawa. Yan. Nakalibre tayo ng hero tapos yung bubong. So yung kahoy, binili ko yan tapos isang order na 450 na 50 pieces na kawayan. So kung ganitong gagawin nyo mga kaitlog na sukat, 6 feet by 4 tapos yung doon sa likod 5 feet, siguro gagastos kayo mga kaitlog kung bibili nyo lahat mga 1.6 to 1.7 mga kaitlog. Yun ang estimated ko lang mga kaitlog, hindi po ako sigurado dyan. Pero kung sa tingin nyo mga kaitlog na maganda naman yung pagkagawa ko, pwede nyo naman gayahin. Yan, malaki naman ito mga kaitlog para sa gagawin nating breeding o isasalang. Medyo may kalakihan naman. Yan. So kung walang libre dito sa ginawa kong breeding pin mga kaitlog, siguro gumastos ako dito sa dalawa na ito mga siguro more or less 3,000. Yan mga kaitlog. So yun lang mga kaitlog, maraming salamat po sa pagsama, sa pag-share ko sa inyo ng ginawa ko na breeding pangalawa. Ito yung una, ito yung pangalawa mga kaitlog. So maraming salamat po sa suporta. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo po palagi.
lalo na po yung mga taga ibang bansa, yung mga OFW na mga kasama natin na mahilig din na mag na, mahilig din na mag na mag-alaga ng manok. Yan, ingat po kayo lagi diyan mga kitlog, yan. So hanggang dito na lang po mga kitlog yung video ko. So may ginawa akong video dito, abangan nyo po yon sa pag-update ko dito sa pumpkin sweater ko tsaka sa Black Knight Peruvian ko. So yun lang mga kitlog, maraming salamat. Kung bago lang po kayo dito sa YouTube channel ko, kung okay lang po, paki-like, paki-comment, paki-subscribe, paki-dami na rin po mga kitlog ang notification bell para manotify po kayo sa mga gagawin kong video. At manotify po kayo mga kitlog pag nagpa-pre-raffle ulit ako ng manok, manotify po kayo mga kitlog. So yun lang, ingat po kayo lagi mga kitlog, God bless po sa atin lahat. Salamat po.